21 ng Hunyo, 12th linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Walang tinatakpan na di nabubunyag at walang natatago na di nahahayag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ihayag niyo sa liwanag. Ang narinig niyo ng pabulong, ihayag mula sa bubong. Huwag matakot sa mga nakapapatay ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa. Matakot kayo sa mga may kapangyarihang sumira ng kaluluwa, pati ng katawan sa impyerno. Nabibili ang 2 maya kahit na sa ilang sentimo. Wala isa mang bumabagsak sa lupa na hindi niloloob ng Ama. At kayo, bilang na pati mga buhok sa inyong ulo. Kaya huwag kayong matakot, mas mahalaga kayo kaysa mga maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko sa harap ng aking Ama sa langit. At ang ayaw kumilala sa akin sa harap ng mga tao, ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking Ama sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Mas mahalaga ang tao kaysa maya. Ang tao ang pinakatampok o rurok ng nilikha ng Diyos. Kung ating babalikan ang kasaysayan ng paglilikha, kapansin-pansin na huling nilikha ang tao matapos na likhain ng Diyos ang iba pang mga bagay na parang inihanda niya ang lahat ng ito para sa tao. Bukod dito sinasabing nilikhang kawangis ng Diyos ang tao, ito ang dangal ng tao na hindi ibinigay ng Diyos sa iba niyang nilikha. Kanyang kalarawan at kawangis ang tao. Ito rin ang pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Mahalaga at dapat pahalagahan ng tao ang kanyang dangal. Kung ganoon na lamang ang pagpapahalaga ng Diyos sa tao, hindi ba't ito rin ang dapat pahalagahan ng tao sa isa't isa? Nakakalungkot isipin na laganap sa ating lipunan ngayon ang pagsasawalang halaga sa dangal at karapatan ng tao. May mga gumagamit ng kapangyarihan sa maling pamamaraan, sukdo ng isakripisyo ang dangal ng tao. May mga gumagamit ng karukaan ng iba, maisulong lamang ang kanilang pansariling interes. Mga interes na sa bandang huli, kakaunti lamang ang maikinabang at kinakalimutan ang pangkahalatang kabutihan. Nagiging sukatan na ang salapi at kapangyarihan upang masabing tao ang isang tao. Inilalagay rin sa kamay ng tao ang karapatang bawian ng buhay ang kapwa-tao. Taliwas sa plano ng Diyos ang lahat ng ito. May 2 bagay na itinuturo sa atin ang Ebanghelyo ngayon para sa mga nababaliwala ang kanilang dangal at hindi na isasalang-alang ang kanilang mga karapatan. Pinapaalalahanan tayo ni Jesus na huwag matakot. Mas mahalaga ang kaluluwa at ito ang dapat pag-ingatan. Hindi ito kailanman mabibini, masisira o mapapatay. Sa paningin ng Diyos, mas mahalaga tayo kaysa sa mga maya. At doon naman sa mga bumabaliwala sa karapatan at dangal na mga may hina at naghihirap dahil sa kasangkaman at kagutuman sa kapangyarihan, sa Diyos tayo mananagot. Sinabi ng isang propesor sa Banal na Kasulatan na laging kumikiling ang katarungan ng Diyos sa may hirap na api at tinuhubaran ng dangal. Huwag sana nating kalilimutan na pantay-pantay tayong lahat sa mata ng Diyos. Ito dapat ang ating batayan sa pakikipag-ugnayan natin sa isa't isa at hindi ang ating katayuan sa buhay o antas ng ating pinag-aralan.